Hi guys! This is Miss Eileen. Kamusta kayo? As I promise, bibigyan ko kayo ng makeup tutorial. Pero itong makeup tutorial na ito ay ipakikita ko muna sa inyo yung mga product na ginagamit ko para at least maging familiar kayo dito sa mga product na ito. Because kasi kapag nagme-makeup, iba-iba ang ano ng mga tao, mga ginagamit ng tao. It's all ano tawag dito? It depends on you kung anong product yung gusto mo talagang gamitin para sa iyong face. And don't get me wrong ha, maraming mga product na hindi kamahalan pero magandang gamitin. Nagkataon lang na yung mga product ipakikita ko sa inyo ay medyo on the pricey side, pero it doesn't mean ito yung pinakamaganda. Marami din akong mga drugstore product na ginagamit na hindi naman kailangan ito yung gagamitin natin. Pero it depends naman sa tao kung ano ba yung mga gusto nyong gamitin. So, i-share ko lang sa inyo yung kung ano yung ginagamit ko pang araw-araw dito sa States kapag lumalabas ako, nasa work ako, or meron akong mga special na pupuntahan. Like, kapag nasa work ako, hindi ako nagme-makeup. Nag-eyebrows lang ako. Sometimes, konting lip tint, lipstick, okay na yon. At saka, syempre, yung sunscreen. Yan yung nakalimutan kong ilagay dito para i-share ko din sa inyo. Pero, kasi ganito yan. Medyo mahaba ito, guys. Handa na ba kayo? So, pagising ko sa umaga, syempre, maghihilamos tayo. Pagka maghihilamos na ako, ang una kong ginagamit ay ito. This is from Lancome Mousse Radiance. Ito yung Gentle Cleansing Airy Foam with Papaya Extract. Ayan, guys. And then, minsan, pinagsasalit ko siya. Ito kasi ay mousse. And then, this one is cream. Ayan, from Lancome. Ito yung mga panghilamos natin. So, ayan, pagka nakahilamos na tayo, pag naghilamos ako, gumagamit ako ng ganito. This is from Halo. Ayan, medyo hindi na siya maputi kasi araw-araw ginagamit. Pag umorder ka nito online, tatlong ganito yung ibibigay sa'yo. And then, meron pa nga mas malaki. Tapos, ito yung pinaka parang washcloth, ganun, parang bimpo. Ayan, pero pang face lang ito. So, dina-rinse na natin yan. I-pat dry na natin. Pagkatapos nun, magto-toner tayo. Ayan guys, malapit nang maubos. This is from Lancome. Alam nyo kasi, Lancome lady ako. Mahilig ako sa Lancome. So, ito yung aking ginagamit na Rehydrating Comforting Toner with Acacia Honey. Acacia, sabi. So, ito. Ayan, malapit na maubos. So, yung toner. At pagkatapos ka mag-toner, kung umaga ka, magme-makeup, ang ginagamit ko pang umaga ay itong Lancome Absolue. May sunscreen na kasama na yan. So, ayan guys, may kasama na siyang sunscreen. I-google nyo na lang kung
interested kayo, madaling hanapin yan. Or sa Sephora, meron yan. At saka sa atin sa Pilipinas, alam ko sa mga Rustans, ayan, meron din ito. So, ito yung Lancome. Pang morning, meron din akong pang gabi. Ito naman yung Lancome na pang gabi. Ayan. Absolute. Yan. So, pang morning, may sunscreen. Pang gabi, walang sunscreen. Ayan. Para mas ma-delay. Although, lahat tayo magkukulubot eh. Lahat tayo, syempre, tatanda. I'm now turning 62 years old. And medyo napapabagal niya yung pagdami ng wrinkles because gumagamit tayo ng product na ganito. So, ayan. Pagkatapos natin ilagay yung moisturizer natin at magme-makeup tayo, ang gagawin natin ay kukuha tayo ng primer. Importante ang primer bago mag-makeup. Pag hindi ka nag-primer, it's a crime. Sabi daw sa ng mga makeup artist. At kung di nyo na itatanong ay nung araw ay I'm a makeup artist. I have my license and I've graduated. Nung nandiyan pa ako sa Pilipinas, nag-aral ako ng makeup, hair and makeup, hairdresser din ako, naggugupit din. And yung makeup, ayan, nag-aral ako sa Ricky Reyes Learning Institute. So, tapos dito umaattend ako ng class sa MAC. So, okay. Now, magpa-primer tayo. Ang primer na ginagamit ko ay from Lancome pa din. Pero, wala ako ngayon dito noon eh. Naubos ko na kasi. So, ito naman ay galing ay from YSL. Ito yung primer nila. Hydrating primer. Kasi merong primer na mattifying at merong hydrating. Ako ay medyo dry face, kaya hydrating ang sa akin. Sa mga taong oily face, mattifying primer ang kailangan nyo. So, maglalagay na tayo niyan. Or ito from Smashbox. Ayan. This one is Photo Finish Smooth and Blur Primer. Yan. And then, after 1 minute, yan na, magpa-foundation na tayo. Ang foundation na ginagamit ko, guys, pinagsasalit-salit ko lang. Pag nagsawa ako dun sa isa, di eto naman. Ginagamit ko ay from Chanel, Vita Lumiere from Chanel. Ang kulay ko ay 20 clear. And then, minsan ginagamit ko tong from Christian Dior. Dior Forever Skin Glow. Ayan. At kung minsan, ginagamit ko ang foundation na ito from Tom Ford. Itong Tom Ford, paborito ko to. This one is Shade and Illuminate Soft Radiance Foundation. Puro liquid ang ginagamit ko. Kasi dito sa States, mas liquid ang mas bagay sa climate. Pero sa Pilipinas, medyo mainit. Kaya powder, yung compact ng MAC, yung mga ganun. I think okay na yun. Kasi mainit dyan eh. Naghuhulas, kumbaga. Dito kasi malamig ang klima. Kaya perfect na perfect mag-liquid foundation ka. So, pagkatapos natin mag-foundation, syempre magko-contour-contour tayo. Papapayatin natin ng konti ang ating chubby face. Ayan. Ito, from Chanel. Gustong-gusto ko to. Ito siya, guys. So, ayan. Ichi-chisel natin ng konti dito para medyo humumpak. Charot. Humumpak ng konti. Konti lang. Pag mataba ka talaga.
para lang ma-contour ng konti. This one is from Chanel. And then, i-blend mo yan. Siyempre, pag na-blend mo na yan and everything, maglalagay ka ng concealer under the eyes. So, minsan, ang gamit ko ay from Tom Ford. Kung minsan, ay Christian Dior. Ito pa. And this one is from Lancome. Yan ang mga concealer. Yan, from Christian Dior. Yan, pinagsasalit-salit ko lang sila. Basta kung ano madampot ng lola nyo, yun na yun. So, pagkatapos nun, nalagay mo na, syempre, kukuha ka ng powder. Yung powder na isiset mo na siya kasi pag hindi mo sinet yan, huhulas. Kailangan meron siyang, may humahawak, may kumakapit sa kanya. So, ang paborito kong powder ay from La Mer. Ayan, La Mer. Maganda to, guys. So, ayan. So, ayan yung powder. So, naka-powder na tayo and everything. Tapos, ay, nawawala. Ito, yung blush na ginagamit ko ay from Tom Ford. Ito siya, guys. Kala nyo ma-dark, pero pag nilagay nyo siya, parang coral lang. Yun. At, ang mascara ko ay from Estee Lauder. Ayan. And then, this one is from Lancome, Definisil. Ayan yung mga paborito ko mascara. Hindi ako nagpa-false eyelashes because hindi ko gusto. Medyo heavy kasi. So, ayan guys. Tapos, naku, bilisan natin. Mahaba na masyado. Pag nag-highlights ako dito lang sa gilid at saka dyan, ito from Estee Lauder. Ayan ang ginagamit natin. Ito ay Bronze Goddess from Estee Lauder. And then, ano pa? The last, but not the least, yung sinabi ko sa inyo tungkol sa lipstick. Pag nagli-lipstick ako, gumagamit ako ng pencil. Ito yung from Anastasia Beverly Hills Lip Liner Peach Amber. Ito yung kulay niya. Para siyang orange, yan o. Ayan. Mahilig ako sa orange lipstick. Burnt orange. Ito yung pinakita ko nung isang araw sa inyo from Ofra. This one is Miami Fever. Pwede itong orderin online. Ayan. And then, pagkatapos na tayo, syempre, mag-spray na tayo ng...